Okay. Papasok na ang ating mga... Papasok na si Commissioner. Tumayo po tayong lahat. Let's give a round of applause to our international leaders and territorial leaders. Magandang hapon sa lahat. Purihin ang Panginoon sa hapon na ito. Isang napakagandang opportunity para magkita-kita po tayo sa okasyon na ito at kinagagalak namin na makita ang bawat isa. Umupo po tayo. Kasi patatayuin ko pala ang pagtawag ko ng bawat division mamaya. Now, let's welcome our women from Mindanao Island Division. Yan. Tingnan nyo yan, ha? Nagbiyahe yan sila ng malayo para lang makipag-isa sa atin sa okasyon na ito. Ang ating mga women from Visayas Island Division. Amen. Now, let's go up north, Northern Luzon Division. Amen. And of course, our dear Central Philippines Division. Purihin ang Panginoon. Now, just relax and watch what we are going to share this afternoon. We are going to serenade our commissioner and a selected women officers from Central Division is going to serenade her. Martes, hello. Martes, hello. Thank you.
lamang yan. Hindi ko na alam na ipipindutin pala dyan. Okay, sorry. Ay, yan ang mga high-tech natin. Na hindi sa akin, low-tech lang ako. Okay. As leader sa women's rally na ito, I feel privileged to be able to stand before you. Tapa mag-lead ng ating women's rally with our honorable guest, Commissioner Sylvia Cox, World President of Women's Ministries. Friends, you are a gift. Gift po tayong lahat. As women, this speaks of our value, uniqueness, beauty, dignity, creativity, acceptance, resident resources, contribution you make. We thank God for making this day for us to celebrate His goodness. Happy anniversary! Happy 80th year po natin! Okay, do you believe when I say na ang mga kababaihan develop a zeal to fulfill God's plan for us? Sharing our gifts and talents and our joy in service. So, we continue to bring passion to our praise, service, and prayers. Let's get along our time with our Maker, express our love and adoration in Him with dances, with joy, with shout, with singing. And now, Lieutenant Christianette Salvador, the officer of the Night Corps, and her POW team will lead us in the praise and worship. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Diyos na buhay na kasama po natin ngayong hapong ito. At ngayong hapon ito ay express po natin how we love the Lord and how we long to be holy like Him. Tayo po tayong lahat. Habang tinitingnan po natin how holy our God is, nawa tingnan din natin ang ating sarili, Lord, gaano pa kalayo ang aking tatahakin so that I will be like You. Thank you.
worship you, Lord. We worship you, Lord. Now our prayer is for the Lord to send His fire, fire in our hearts to mobilize. Holy Spirit,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, we thank you for your Holy Spirit who tells us what to be and leads us to that goal. Lord, we pray right now to please fan the flame of your Holy Spirit. We want to be like you, Lord. We want to be holy so that you will be glorified in our lives. Shine in our lives, O Lord. Fan the flame in us. To be holy for your honor, so that Christ be seen in me. To be holy in your likeness, Father. Power of your love made my life to be blazing with your holiness. Father, find a flame in me to be holy for your honor, so that Christ be seen in me. Let's come before the throne of God. Our most and heavenly Father, we come before your throne with great thanksgiving for the 80th anniversary of your faithfulness to the Philippine territory. Lord, sama-sama po kami, Panginoon, na ikaw ang binibigyan ng kapurihan. Sama-sama kami, Panginoon, na ipinapakita at amin pong ginagamit ang mga talento na nasa sa amin upang bigyan ka ng parangal, Panginoon. Lord, salamat dahil sa hapong ito ay talagang itinakda para sa mga kababaihan. Salamat, Panginoon, dahil mula MID, VID, Central Philippines Division at maging, Panginoon, sa Northern Division, na ang bawat kababaihan, Panginoon, ay ikaw ang siyang kalakasan. Salamat, Panginoon, sa mga kababaihan na patuloy na ginagamit mo upang maging kasangkapan ng kaligtasan ng maraming kaluluwa. Lord, naririto po kami ngayong hapon sa bulwagang ito. Naiisa ang layunin na ikaw ang maparangalan. Na sa bawat presensya namin ngayon, Panginoon, ikaw ang aming mapangiti. Lord, accept everything, Panginoon, na amin pong naihanda ngayong hapon. Maging pa sa mga sayaw, sa iba't ibang talento, Panginoon, na inihanda ng bawat kababaihan. Lord, inihahandog po namin sa iyo ito. Na maging masamyong handog sa iyong harapan, Panginoon. At ang iyong banal na presensya, Panginoon, ang siyang bababa sa aming kalagitnaan. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-touch sa bawat isa na naririto. Lord, we come in this place, O God, because of the excitement, Lord, na iyong gagawin.
amin sa bawat isa sa amin. Sapagkat nalalaman po namin, Panginoon, na ikaw rin ay excited upang kami ay pagpalain ngayong hapon. Lord, dalangin po namin at kami po ay nagsusumamo ang iyo pong pagkilos sa amin pong leader ngayong hapon. Maging sa kanyang pagbuka ng kanyang bibig, Panginoon. Maraming salamat dahil sa buhay ng amin pong Commissioner Sylvia Cox na gagamitin niyo po ngayong hapon o magbahagi ng iyong mga salita. Dalangin po namin, O God, that through your word, we will be inspired, O God. We will be moved, Lord, at patuloy na kami ay makapag-mobilize, Panginoon, in the place that where we are. Ama naming Diyos na makapangyarihan, thank you for the love. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pag-ibig na naririto kami ngayong hapon. Salamat because you sustained us. Thank you, dear Lord, for your power to in us, O God. And Lord, we pray, bless this gathering. We pray that everyone, O God, ay tunay na mapagpala. At ikaw ay mapagpala din namin, Panginoon, sa bawat buhay namin. Let this place be a place, O God, na banal. Dahil narito ang iyong presensya, Panginoon. Dalangin namin na kagaya ng aming inawit, fond of flame in us, O God. And that flame in us, O God, ay narito na sa amin. Give us the faith, O God, to mobilize women. To mobilize, O God, ang lahat ng nasasakupan po namin. At sa hapong ito ay amin pong itinataas sa iyo. Ang kabuuan ng aming celebration, Panginoon, ng amin pong 80th anniversary, we pray, bless each segment of the worship, O God. May you be glorified. May you be exalted, O God. At sa bawat isa na naririto, ay makaranas at makatanggap ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Okay, so tawagin ko muna. Kailangan. Okay. Maraming salamat sa praise and worship team. And then the prayer is tunay po na the Lord is blessing us already. Now, there are many surprises for us na tayo ay hindi lang po manunood, kundi lahat po tayo nag-join na praying, worshiping the Lord. Sa pamamagitan ng mga talento, naririto po ang Dasmariñas Corps. Let us welcome the women from Dasmariñas Corps together with their enthusiastic Corps Officer, Major Susan Tandayag. They will perform to us for cultural dance. Yay! Nagkakanta nila! Thank you.
single mother is not easy, especially when you have nothing. No money, no permanent job, and no family to call my own. I was separated with my real family when I was young and grew up in Bethany Girls Home from age 6 to 17. Having that background, I base my discipline to my child from my training from the matron then, Captain Patricia Alcock. The Bible verses which I was forced to memorize and my faith to God, who is the main character in the Bible. I met God and had a personal relationship with Him. I'm not an intellectual person, but the teaching of His omnipotent and omnipresent God is what I've known and understand. So I knew God sees our heart and our life. The teaching, I accept and I obey His commandments. So as a mother, the way we talk to our children become their inner voice, and what we instill on their young mind about people, work, organization is what they will become and act. So as what you see to them now is what you have planted. Proverbs 22:6 says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Faith and action goes together. I become the light, give peace and love to people around me in a slum area of Tondo. And with Sam, my son, age 5, until his death on age 23, Samuel is always with me. So he sees and he hears me. I never ask favor in doing good, nor complain. I just take it all in prayers. Samuel was being bullied and having no father image to defend him. He will just come home crying. I will talk to him in our small room quietly as a mother. My sister and her husband, who live in the same house, could hear our conversation. And after I left the room, they will comment to fight back, contrary to what I say, to just pray. I myself struggle as a mother. How could I raise my son Samuel? No money, no job. I just pray to God. I borrowed money, not from the Bombay, 5-6, but to a rich lady with 20% this increase, interest. It is daily, so if I borrowed 1,000, the night I have to return 1,200, including the interest. So if you cannot return the money that day, for a week, 1,000 will become 2,400, which is difficult on my part, for I'm not used to borrow. As well, I'm not good in business. Instead, I use the money I have to sell merienda, as I'm a good in cooking. So when it is Saturday, Samuel will go with me, carrying the basket of food, while the bilao is on my head. We walk along the railroad of PNR, where a lot of people pass by, go from one station to another. Business is not always good. So when we cannot sell all the food, we sit on the street or the sidewalk, or go to the Paraiso ng Batang Maynila playground in Sampaloc, and feed the food to the beggars, street dwellers, and scavengers. So while we are sitting, I have to share to Samuel how the army feed Lugaw along Taft going to Cuneta Park. I also shared to him that I used to attend
Sunday service in the army. For we often go to other Christian churches, but we never been a member, as my heart belongs to the army. Until one day, the Lord spoke to Commissioner Ingrid Lindbergh, who was my boss back then, when she was our officer commanding. She contacted Major Elnora Orbien, now Utrera, to find me and help me. We then got to attend Tondo Corps and Manila Central Corps. Not knowing Samuel will experience the worst bullying I could not imagine as a mother among his co-salvationists. He was accused of stealing cell phone, which he never did. He was burned by a hot iron on the arms instead of his face. That scars remain until he grew up. He was also punched in the face by a Koyang people. The painful question he asked me is this: Mama, why are they like that? I thought once you grew up in a church, you're a good Christian. Then one Sunday, I took him in a seawall at the back of grandstand, facing Manila Bay. We sat there and talked. I read to him Matthew 5, 1 to 12, the Beatitude. But focus on verse 3. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. And verse 11, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. And we prayed. Since then, Samuel grew up without hatred, but show his love for God and those who bullied him in Tondo and in Salvation Army become best of friends. As a mother myself, have experienced the same unfair treatment, but never did I share to Samuel all what I've known about others who claim to be Christian but teaches contrary to a Christ-like behavior. Because I don't want Samuel to lose respect to people and organization where he belongs. Oftentimes, I read to him 1 Timothy 4:12. Show them with your words how you live with love and pure heart. With his respect to young and old, especially to women, he became a helpful man. He walked on the street protecting women, carrying things for them, especially when needed. He grew up to be a joyful child, a generous person. You can easily approach him without too much question. Whether you will pay back or not, it doesn't matter to him as long as he could help. There was a time a classmate in college was padlocked out from a boarding house when she cannot pay her monthly bill. She texted Sam. I was in Marcelo cleaning the quarters of our leader that time. Right away, Samuel find a small room for her friend, a lady. Later, he get our electric fan, water jug, bed sheet, and plastic mat where we slept on and give it away. When I arrived home tired, I asked about what happened to our things. He just smiled and said, Mama, don't worry. Lola Ingrid with her sisters and friends will send us money. When that happens, I'll buy you new electric fan, bed sheet, jug, and no longer plastic mat, but a cushion. The legacy of Samuel as a generous young man, quiet and humble,
will always be remembered. As many express it, it's difficult to find another Samuel who live by his name nowadays, who would go back to his alma mater in primary, secondary, and college. When it is Teacher's Day, he will see to it to drop by to his previous schools, carrying flowers and food for the teachers in the faculty. Those teachers were the one who questioned God. Why Samuel has to die so early? For them, Samuel Salgado is a good soldier of Christ. He often wears shirt with Bible verses in it at school and offices. They see Christ in him. His five best friends in college for 4 years can attest to that. His friend, composed of a lady Muslim, a sacristan man, and a lady in a Catholic faith, an iglesia, and him a salvationist. He shared his faith in God with them. They listened to each other, but never argue about religion, for they have common goal to bring Christ to the nation with hope, faith, love, in moral and spiritual aspect. Dealing with your child in every aspect of their life, whether male or female, especially about moral values, is very important. A month before Samuel died, a young lady asked him if he could stay in her house. Right away, Samuel answered, "No, you can't. I'm alone in the house. My mother is in Pangasinan." He valued his moral obligation as a person and as a Christian. For others, it would be an opportunity to be alone in the house and practice sex, for nobody will be able to watch, and which become the practice accepted now in a modern world today, whether Christian or not. The sudden death of Samuel shakes the heart of a lot of people, a young man full of hope to become a CPA, a handsome, good, and respectful person. Why him, Lord? It's so difficult to accept for a mother to lose a child, but I had to accept it. God wants him to enjoy eternity with him, which is the most important. Be prepared to meet our God, or are we ready? As a totally single mother now, losing my only child is difficult. But the assurance that I will meet and be with him again is already a joy to rejoice. For he finished his race. I'm on my old age now, who need attention and love and care. But never did I question God why this happened. Instead, I said, "I'm in your hands, Lord. I'm in your hands. Whatever the future may be, I'm in your hands. The days I cannot see have all been planned for me. Your way is best I see. I'm in your hand." Praise the Lord. Wow.
Bore kami niya din pabayan, isang pamandak itong akong pagpukulang na iyan. May alam panahon na hapit na ako mawarayan yung paglaon ko din kadamuhan mga problema. Ang pagiging usa nga balo ng single mother, usahay nalilipong ako kung ano it akong bubuhaton para it akong duha nga anak. Ito nga adlaw nga nanluluya ako ng pagandir ko na kaya nga nanumdum akohan akong mga sala nga diri na akong pagtuuhan Dios. Nga matinuuhon nga andam ako itukdaw ang haakon pagkalugmo. Nga nagmuy-muy-gud ako nga nangaruhin pasaylo nga ding karawat ko hiya haakon kasing-kasing. Nagpapasalamat ako han Dios kay ginbubuligan ako niya maging mapusog na matinuuhon ha iya. Ako na problema ha kinabuhi nga kasakit diri na diri mawawara kung waray Jesus Christ. Hanhadi, waray ko pa makilala ang Dios. Durugod ang kabugat han akong kasing-kasing kay nangangalas ako han akong tatay na ginpabayan kami han mugti pa kami. Nadiri ako pag-ampungan pagkantuha simbahan tungod han Salvation Army. Hadto nga panahon na kilala ko kay Happy Jesus. Nga kinarawat ko gihapon niya na akong tagapagligtas. Nga nabaruan ko ang kamatuuran sa Biblia, ang kangaransun ko ang akong tatay, nawara, nabaro gihapon ako pagigugmangan, matinuuhon pagservisyo ha Dios. Nalilipay ako ha women's ministries nga naapi ang creative arts din nga na-develop ko ang pagigugmahan pagsayaw parahan kan Jesus. Nagpapasalamat ako ha iya nga na-realize ko nga ang Dios durugo din kamaupay ha ako. Hiyain da ko nga blessings para ha akong mga anak pero may ako niya ginbabantayan nga ginpoprotektahan pati akong mga anak adlaw-adlaw. Ipapaubaya ko ha iya akong kinabuhi ng servisyo. Siguro usa na ito mga blessings ha amon adlaw-adlaw. Didahan January 2, 2007 during Mythic Cluster New Year's Rally na enroll ako bilang usa na sundalo ni Kristo. Damo masalamat ka nga tanan. Amen. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan. And now, let's welcome Major Rosanne Guerrero and her women and enjoy this special rendition. Agalakan tutungat manggalan sa sorispay aduak
kita. Noon na ba ba di mo gawatin? Noon na ba to di ka sukalin? Noon na regret di ka pinutin? Ngayon labas-labas ang tupay lae. Isem, isem, umisem ka man biyag ko. Ang lawagang man ko'y barulong ko. Na isem mo, isot man ay ayo. Dito'y puso, lakman ilim mo. Isem ka papagyata, ang buhay dagito'y mata. Thank you very much.
Commissioner. You're so beautiful, Commissioner. Right, sa mga nag-perform po mula kanina, ito po ang latest na nag-perform ay from Santiago Corps. Palakpakan pa po natin sila minsan. Siguro sabihin ninyo, bakit naman kami wala man lang participation? Hi, aawit po tayo ngayon. Lahat tayo po ay aawit. Ang title po ng awitin natin ay Happiness is to know the Savior. Yan po ba ang inyong patutuo? Happiness is to know the Savior? Amen. Okay. At very much. Now, handa na po natin ang ating offering. Nandito po si Major Stilita at siya po ang magsasabi po ng ating mga offering. Alam ko po na tayo po lahat ay napagpala sa hapong ito at bilang pagpapasalamat sa Panginoon sa kanya pong katapatan sa ating buhay na mga kababaihan, tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na pasalamatan po siya sa pamagitan po ng ating mga handog. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin bago tayo magbigay ng ating pong mga kaloob sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan po ninyo sa aming mga buhay. At dalangin po namin, Panginoon, na maging sa aming paghahandog sa hapong ito, pagpalain mo po ang bawat sa po sa amin. At tunay nawa, Panginoon, ang kagalakan ng pagkakaloob ang siyang maibigay po namin maging sa hapong ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin yung chorus, sabi niya, give thanks with a grateful heart at tayo po'y magkaloob sa ating pong Panginoon. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because is given, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because is given, Jesus Christ, His Son. I am rich because of the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Another cultural dance from Mindanao Island Division,
shall see and witness together. Let's welcome the Tibuli dancers from Lake Cebu Corps. Thank you.
sa napakagandang presentation po ninyo sa inyong tayaw. Galing pa yan sila sa Mindanao at nag-airplane po sila. Now, ito na po yung hinihintay siguro natin, ano? Ang Women's Ministries Award. At tinatawagan ko po dito ang ating mahal na Territorial Commander, si Colonel Priscilla Nanlabi, na siya po ang magpre-present po ng nanalo. Of course, kung pupunta pa tayo sa third, then second, and then yung winner po ng Home League banner. Sino po ang alam niyo na nanalo nung nakaraang taon? Ulitin! Signal! Tingnan po natin kung sino na naman ang nakakuha ng Home League banner sa 2016. At kasama po si Commissioner Sylvia Cox sa pagpre-present po ng award na ito, Home League banner. Sino po sa alam ninyo, sino ang alam ninyo na nanalo? No? PID ba? Okay, nandito na si Colonel. Tuloy na po niya ang pagpre-present. Okay, and tonight we're going to present a banner to the well-deserved Corps, Home League, the Women's Ministries, and who do you think? Sino kaya? Sino? Aha. Okay. Ang nanalo ngayong taon ay Signal Village Score! Akyat na kaagad! Kasi wala na tayong oras! Dali! Congratulations sa ating pong Signal Core Village. Sa leadership ng ating pong masipag na Core Officer, Captain Edita Apayart! Purihin ng Diyos! With her group leader, tinatawagan namin dito upang tanggapin po nila ang banner. Yung group leader kasama po, sana. Yes! Lakpakan naman natin! Wala naman tayo. Wala tayong tugtog. Wala tayong tugtog. Praise God! Right! Congratulations, Signal Village Score. At ang susunod ay ang pagbibigay natin ng honor sa pagiging faithful nila sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pinili ay apat lamang na kababaihan sa isa sa bawat division. One from each division, we are going to give honor award for their faithfulness. So I know there are many of those who really work hard in the Corps as well, who has been supporting, especially in the women's ministries. But there will be only four women who will be given an award or an honor for their faithfulness. Meron akong listahan na ibinigay sa akin. Magmula sa Central Philippines Division, nais nating parangalan o pasasalamatan ng Panginoon sa buhay ni
Magmula ito sa Manila Tondo Corps, si Soldier Gliceria Sarte. Halingin natin na siya ay pumunta dito sa harap. It might be a surprise for her. And we thank God for her faithfulness. Okay, ito po si ito po ang kasaysayan ng ating kapatid. Gliceria Sarte was commissioned as the Corps Surgeon since 2003 up to the present of Manila Tondo Corps. A very faithful and dedicated soldier, sharing the word of God, become her lifestyle even in her day-to-day living. She is very good example to the soldiers and her, of her faithfulness in all aspects, like giving her tithes, giving other needs to the poor. She's very generous to support in any way. Teaching, she can be trusted in making plans, decision-making in the totality of core ministries. The core can still function in all its program even if the officer is not around or in holiday. She is also a good model to her only one son. Though she is a widow, she was able to raise him up well. Our Corps is very grateful indeed and admire her for her great leadership. All praises and glory to Jesus for the life of Soldier Gliceria Sarte of Tondo Corps. From Visayas Islands Division, from what Corps? Lapu-Lapu Corps, Soldier Edith Tan. Representing Visayas Island Division, Soldier Edith Tan of Lapu-Lapu Corps. Soldier Edith Tan had been a soldier for 31 years and presently occupying the position as Corps Sergeant Major. Edith is a widow for 29 years with one and only son, who later became an officer and now assigned in Korea. Her son, Mark Tan, described her as a faithful intercessor. He can't stop thinking of how genuine his mom's faith to God. May I quote his statement? I'm one of those blessed people to experience her faithfulness during the time of my wandering to the point of being addicted to drugs. She faithfully prayed for me until I come to my senses and realize how awful and the kind of life I choose. Now, I'm an officer of the Salvation Army and I'm indebted to God because of her faithfulness. I would have never enjoyed every single opportunity of serving Him if God did not use her to make my path straight. Edith's involvement in the Corps gave an inspiring impact to many women, like transferring her skills and talents, which most women admired and are thankful. Many women were blessed by her life, and those who have been helped were developed and empowered. She is indeed a woman of faith, a woman of blessing. Let's give her a round of applause, Edith Tan of Lapu-Lapu Corps. From Mindanao Island Division, who do you think? Soldier. Palitan natin. NLD muna. From Northern Luzon Division, Soldier Emily Occidente. Emerald Occidente. Palakpakan natin. Soldier Emerald Occidente of Hermosa Corps has been a soldier for 32 years. They call her Emily or Millie.
a corps, a very active soldier of Hermosa Corps, she and her couple, or her husband, together with her whole family, actively serve God through thick and thin, no matter what. Emerald is holding a position as Corps Treasurer. She speaks and leads in various Corps programs, setting God as her first priority, caring provider, loving to her family, very thoughtful in her own simple ways, joyful and caring to every officer assigned to her Corps. Friends, let us give her a round of applause. Soldier Emerald Excedente of Hermosa Corps. Congratulations, Emmy. Ngayon ay Mindanao Island Division na talaga. From Iligan Corps, Soldier Elsa Pepito. Soldier Elsa Pepito, a faithful soldier of Iligan Corps. She is a loving wife to her husband and a compassionate mother to her five children. She became a soldier in 1998 and currently the dynamic Corps Secretary of Iligan Corps. She has been always faithful to her ministry, such as making the Corps financial report, micro bookkeeper, and actively attending to all Corps activities and sharing the Word of God during home league meeting. She always has the heart of winning souls. It may be to her neighbors and to whomever she meets and could have the chance to share the gospel of Christ. Through her influence, Elsa able to win her whole family in the Lord, now happily serving God under the banner of the Salvation Army. As a matter of fact, three of her siblings have attended the Youth Congress recently. Despite of distance and of financial constraints, they believe that God will return the blessing as they faithfully honor and serve God. As Proverbs 31:30 says, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Praise God for the life of Soldier Elsa Pepito of Iligan Corps. Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa kanila. Maraming salamat. Ngayon po ay ang ating scripture reading. Napakaganda po na mayroon po tayong scripture reading with props. Ay, ang ganda. Si Captain Loretta Carbonell ang siyang magbabasa po ng tatlong dialects, language. Filipino, Ilocano, kan Indian kamo diyan maysa. Kalimitan po, nabubuhay tayo bilang isang Kristiyano. Dala-dala ang mabibigat na to. But then Paul exhort us, my fellow women of Christ. He said, in Ephesians 4:22-24, he said,
Throw your evil, old evil ways, old evil nature. Throw away your former old life, which are rotten through and through, full of lust and deception. Instead, he said, instead, there must be a spiritual renewal of thoughts and attitude. We must display a new nature. Amen. Because we are a new person. Amen. Amen. Created in the likeness of God. Righteous, holy, and true. Let us then be free, my sisters in Christ. Amen. 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 Thank you. And now, maraming salamat, Captain, sa napaka-creative na scripture reading po natin. And now, let's listen to the introduction of Commissioner Sylvia Cox, ang ating pong World President Women's Ministries, at babasahin po sa atin ni Colonel Presi Nalabi ang kanyang history or ang kanyang buhay. Thank you. Yung iba ay kilala na nila, yung mga officers. We have already introduced the commissioner during the officers' councils and some of the young people at the Youth Congress. I'm going to say a brief introduction of our World President for Women's Ministries. Commissioner Sylvia was the daughter of European Salvation Army officer parents serving in Argentina. With their three daughters, Miriam, Esther, Sarah, the Coxes have lived in Africa and Europe, latterly holding territorial leadership responsibilities in Finland and Estonia, South Africa, and United Kingdom territory with the Republic of Ireland territories. So the commissioner was territorial president of women ministries in Finland, South Africa, and in England. And Commissioner Sylvia has, with his husband, of course, with grandchildren, Rebecca, Lily, Leona, Wendy, Kevin, and Diana. The commissioner became the world president of women's ministries when General Andre Cox was the chief of the staff, because at that time the general was single woman. And that was in February 2013. And then when the General Andre Cox became the general on August 2013, the commissioner became the continue as world president of women's ministries. So let us listen to the commissioner as he speaks to us. I know that you will be inspired through her message, and I know you will be blessed through her. So makinig tayong lahat. Parang napapakinggan ko yung ingay. So siguro tahimik tayo, at upang mapakinggan natin mabuti ang sasabihin sa atin ng ating commissioner. Thank you, commissioner. Hallelujah.
Thank you very much for your nice welcome. Maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap. For all the clothes. At ang magandang mga damit. For whatever I have on my head. At ang nakalagay sa kanyang ulo. For the hat. At syempre dun sa salakot. Thank you very much to make me feel Filipino. Maraming salamat. Naramdaman ko ako'y Filipino. I've heard a lot about Philippines. Marami akong narinig tungkol sa Pilipinas. Because in South Africa, we had some Filipino with us, serving with us, Miriam. Sa South Africa, meron kaming kasamang Filipino, si Ate Miriam. So I heard a lot, but I'm happy to see you. Kaya marami akong narinig, pero masaya ako na makita kayo. You are even more beautiful than I thought you could be. Napakaganda ninyo kaysa sa mga pwede pang narinig ko. But the most important is to be women of God. Pero higit na mahalaga ang maging mga babae na nasa Panginoon. And to follow Jesus. At alam niyo, at iniisip ng mga kababaihan na maging mabago upang maging katulad ng Panginoon. And we believe that's possible. At yan ang gusto ng Diyos. And we want to become more and more like Jesus. At nais nating maging lalo pang maging katulad ni Jesus. But for this to happen, pero para mangyari ito, first we have to have a relationship with God. Una sa lahat dapat tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos. We need to be His child. Kailangan tayong maging anak ng Diyos. We need to believe in Jesus. At kailangan maniwala tayo kay Jesus. And then we become a child of God. At magiging anak tayo ng Diyos. And we get a new life. At meron tayong bagong buhay. A new heart. Bagong puso. There was a man in England. Merong isang lalaki sa Inglaterra. He was a prisoner. At isa siyang bilanggo. And he was one of the most dangerous prisoner in the UK. At isa siya sa pinaka mapanganib na bilanggo sa United Kingdom. He was jailed because he was attempted murder. At siya ay nabilanggo sapagkat nagtangka siyang pumatay. But he was so violent, he had to put in a special prison. Pero napakagrabe niya kaya inilagay siya sa isang nakatagong kulungan. But then he went to a Bible study. Pero minsan dumalo siya sa isang pagpupulong ng pag-aaral ng Biblia. And accepted Jesus as his Savior. At tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas. And he was completely transformed. At ganap na nabago. And he even became the chaplain in that prison. At naging chaplain siya o nangunguna sa espiritual na kalagayan ng mga preso. That violent man became a very peaceful man. At ang isang taong mapanganib, violente, naging isang napakamapayapang lalaki. And when he came out, at nung siya'y lumabas na kalaya, he got married, nag-asawa siya, and nobody will think that was the same man. At walang makapaniwala na siya yung dating lalaking yon. He had been transformed siya by God. Siya'y binago ng Diyos. I also read the story of an officer, a woman. At meron din ako nabasa tungkol sa buhay ng isang babaeng opisyal. She was molested as a child. Siya ay inabuso nung siya'y bata pa. And had very low self-esteem. At napakababa ng tingin niya sa kanyang sarili. Then she met God. At nakilala niya ang Diyos. And that helped her to have more self-esteem. At yun ang ibigay sa kanya ng tiwala sa sarili. And she even became an officer. At naging official siya. But she still had a scar in her life. Subalit nandun pa rin yung sakit sa kanyang puso. And she carried that burden. At dala-dala niya itong pasaning ito. Even as an officer. Kahit isa na siyang opisyal. Until one day, hanggang isang araw, at a women conference, sa isang pagpupulong ng mga kababaihan, she came to God with all her fear. At dinala niya ang lahat ng kanyang takot sa Diyos. She let it go. Pinalaya niya ang lahat sa kanyang sarili. And let God take all those feelings away. At hinayaan niyang alisin ng Diyos ang lahat ng damdaming ito. And God healed her. At siya'y pinagaling ng Panginoon. And now she can testify that with God she can do everything. At ngayon nagpapatotoo siya na sa pamamagitan ng Diyos kaya niyang gawin ang anuman. She has been transformed. Siya'y nagbago. It took more than a day. Hindi lamang ito madali o isang araw. But she had been transformed by the power of the Holy Spirit. Subalit siya binago sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu.
And the Bible verse that we've just seen beautifully shown to us. At yung versikulo sa Biblia na kanina lang ay napakagandang ibinahagi sa atin. The first things that Paul tells us. Ang unang bagay na sinabi ni Pablo is that we have to get rid of that old self. At kailangan na alisin natin yung lumang pagkataong yan. Because the teaching of Jesus is very clear. Sapagkat ang turo ni Jesus ay napakalinaw. If we follow Jesus, kung susundin natin si Jesus, then our lives must change. Ang ating buhay ay mababago. What we used to do in the past, yung ginagawa natin nung nakaraan, we need to take it off. Kailangan alisin natin. Like that old clothes. Hindi lang katulad lang ng lumang damit. We need to get rid of. Kailangan itapon na. When Paul was writing in the Ephesian, nung si Pablo ay sumusulat sa mga taga-Efeso, he was writing to new Christian. Sinusulatan niya ang mga bagong Kristiyano. Not long ago, they didn't know Jesus. Subalit dati, hindi nila kilala si Jesus. There was a lot of magic. Maraming mga mahika. The people worshipped the goddess Artemis. At meron silang Diyos-Diyosa na tinatawag na si Artemis. But a lot of them were converted. Subalit marami sa kanila ang nakakilala sa Panginoon. And people changed their way of life. At binago ang kanilang paraan ng pamumuhay. Because they believe in Jesus. Sapagkat naniwala sila kay Jesus. And the Bible tells us. At sabi sa atin sa Biblia. That all the one who had practiced magic. At yung mga dati na gumagawa ng mahika. They brought all their book together and burned them in the public place. At tinapon nila ang lahat ng kanilang mga libro o aklat ng mahika at sinunog nila. And it's to those people that Paul is telling them. At ito yung mga tao na kinakausap ni Pablo o sinulatan ni Pablo. Those people who were used to a life of falsehood, of deceit. Yung mga tao na dating sanay sa buhay ng kasinungalingan. Of idolatry, superstition. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga pamahiin. And then Paul say. At sabi ni Pablo. Verse 17, in the name of the Lord Jesus. Sinabi ni Pablo, sa pangalan ni Jesucristo, then I warn you, do not continue to live like the heathen whose thoughts are worthless and whose mind are in the dark. Sinasabi ko sa inyo na huminto na kayo sa pamumuhay na katulad ng mga hindi mananampalataya na nasa kadiliman. And we find many exhortation in the Bible about this. At maraming mga sinulat sa Biblia ang tungkol dito. And Paul, if you continue to read in Ephesians, at si Pablo, kung pagpapatuloy niyong pagbabasa sa Efeso, he gives us some example of what we have to get rid of. May mga halimbawang sinabi si Pablo kung ano yung mga bagay na dapat nating alisin. Because before we were in darkness, now we are in the light. Sapagkat dati tayo nasa kadiliman, ngayon nasa liwanag na tayo. So Paul say, kaya sabi ni Pablo, stop lying. Huminto na sa pagsisinungaling. Speak according to the truth. Magsalita ayon sa katotohanan. The one who steal, stop stealing. Ang mga nagnanakaw, huminto na sa pagnanakaw. Let no bad word come out of your mouth. At wala na masasamang salita na lumabas sa inyong mga bibig. Because if you continue doing that, you give access to the devil. Sapagkat pagpituloy niyong ginagawa yan, binibigyan niyo lamang ng puwang ang kaaway o ang demonyo. And it will manifest itself in you again. At kailangan hindi ito makakatulong sa inyong muli. So those things have to disappear. Kaya alisin, dapat mawala ang mga bagay na to. Bitterness. Lahat yung galit o sama ng loob. Anger. Galit. Cry. Kapalaluan. Nastiness. Yung hindi magandang ugali. Dishonesty. Hindi pagiging matapat. And we can add on the list. At marami pa tayong pwedeng idagdag. But you know, subalit alam nyo, it's not only to get rid of. Hindi lamang dapat na itapon o iwala ito. Because if we continue in our Bible verse, sapagkat kung patuloy pa nating babasahin ang salita ng ang versikulo, that we have to get rid of our old self. Na dapat nating itapon ang ating lumang pagkatao. But then, to be made new in the attitude of your mind. Subalit kailangang mabago rin tayo sa ating mga pag-iisip. So you see, that's the good news this afternoon, my lady. At yun ang magandang balita ngayon, ang aking mga kababaihan. We don't need only to get rid of. Hindi lamang tayo dapat magtapon. We need to be made new. Kailangan din nating mabago. And that was necessary in the time of Apostle Paul.
At yun ay kinakailangan ng panahon ni Apostle Paul. But it's also necessary today. Subalit ito totoo pa rin ngayon. Because we believe in a full salvation. Sabagat naniniwala tayo sa isang ganap na kaligtasan. Not a half-half. Hindi yung kalahati lang. But a full salvation. Ganap na kaligtasan. A complete transformation, a new life. Ganap na pagbabago, isang bagong buhay. And this new life that's in a renewal is produced by the Holy Spirit. At ang bagong buhay na ito ay bigay ng banal na Espiritu. It's not something we can do it. Ito isin, hindi natin kayang gawin. But it's something that God gives us when we turn to Him. Subalit ito'y bigay ng Diyos, kaloob ng Diyos kapag tayo'y lumapit sa Kanya. The life of Paul demonstrates that is true and possible. Ang buhay ni Pablo ay isang halimbawa na nagsasabi sa atin na posible ito. He was persecuting the Christian and now he is the apostle. Dati siya ay sinasaktan niya o kanyang iluusig ang mga Kristiyano, ngayon siya ay naging apostoles. Those new Christian in Ephesus was also a proof. Yung mga bagong Christian, ganun din ang kanilang patunay. They've changed their life completely. At ganap silang nagbago ng kanilang buhay. And you can receive that life too. At kaya rin ninyong matanggap ang ganitong buhay. You'll go from the darkness to the light. Mula sa kadiliman, kayo napunta sa liwanag. From the power of the devil to the power of God. Mula sa kapangyarihan ng demonyo, tungo sa kapangyarihan ng Diyos. From the weakness to the strength in God. Mula sa kahinaan patungo sa kalakasan ng Diyos. Our conscience can be washed. Ang ating konsyensya ay pwedeng mahugasan. But maybe you're going to tell me. Subalit maaaring sabihin ninyo sa akin. I agree with what you are telling us. Talaga bang pwede ako mahugasan o magbago? But I'm not a pagan like those people were. At hindi naman ako pagano na katulad ng mga taong yon. I do not worship a goddess. At hindi rin naman ako sumasamba sa isang Diyos-Diyos ang babae. I was born in a Christian family. Ako'y pinanganak sa isang Kristiyanong pamilya. Maybe even my parents are salvationists or officer. At marahil ang aking magulang ay isa pang opisyal. I'm not so bad. Hindi naman ako masama. Why do I have to get rid of the old self? Bakit kailangan kong alisin ang lumang pagkatao? Why do I have to be renewed? Bakit ako kailangan magbago? My life is not so bad. Ang buhay ko hindi naman napakasama. I don't steal. Hindi naman ako nagnanakaw. I don't tell lies. Hindi naman ako nagsisinungaling. I'm good. Mabait ako. The Bible say. Ano sabi ng Biblia? The Bible say that everybody has sinned. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. And come short of the glory of God. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Even if you feel that you are a good person, kahit na sa tingin nyo, kayo ay bagong, ay mabuting tao, you still need to be renewed. Kailangan nyo pa rin na mabago. You still need that new heart. Kailangan nyo pa rin ng bagong puso. Because you see, education is not a regeneration. Sapagkat ang kaalaman ay hindi nangangahulugan ng pagbabago. Human knowledge doesn't give us the power to be a new creature. Kahit na tayo may kaalaman, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan upang tayo baguhin. A man or a woman cannot be renewed itself. Ang isang lalaki o babae ay hindi pwedeng magbago ng kanyang sarili. We need God to do that for us. Maniwala tayo na kayang gawin ito ng Diyos para sa atin. And William Booth say, at sabi ni William Booth, no resolution. Walang kaligtasan. No determination. Yes. Walang determinasyon. No religion. Walang relihiyon. No ceremony. Walang seremonya. No hard work. Walang mabigat na gawain. Can transform a man or a woman to a good man or woman. Na maaring magbago sa isang lalaki at babae sa isang mabuting babae o lalaki. To a woman who is just and holy. Sa isang babae na mayroong pagkatawag. We need to get that new life. Kailangan natin ang bagong buhay na ito. We need to be transformed. Kailangan nating mabago. Our hearts and mind must be made completely new. Ang ating puso at isipan ay kailangang ganap na maging bago. So yes, we must get rid of the old self. Oo, kailangan nating alisin itapon ang lumang pagkatao. Like an old coat. Katulad ng lumang damit. We need to be made completely new.
Kailangan tayong maging ganap na bago. And then we have to put it on us. At kailangan nating isuot ang bagong tayo. We need to accept that gift. Kailangan nating tanggapin ang handog na ito. The gift of eternal life is there. Ang handog ng buhay na walang hanggan ay nariyan. But we need to accept it. Pero kailangan nating tanggapin. It's like if you receive a present. Katulad ng pagtanggap ninyo sa isang regalo. And the present is there on the floor. Ang regalo ay nandiyan sa sahig. If I don't take it and open it, that present will stay there. Kapag hindi ko ito kinuha at buksan, ang regalong ito ay mananatili dyan. And it's the same with the Christian life. Katulad din ito ng Kristiyanong pamumuhay. You can get rid of the old life. Pwede mong alisin ang lumang pagkatao. You may know that you receive a new life in Christ. Maaring alam mo na meron kang bagong buhay kay Kristo. But you have to accept it and put it on. Pero kailangan mo itong tanggapin at isuot. And Paul in Colossians 3:12-14 says. At si Pablo sa Colossians 3:14 sabi niya. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. This is 13. 12. Sorry, Colossians 3:12. Sabi dito sa Colossians 3, magsimula tayo sa versikulo 12. Sabi niya, kayo ng mga tao ng Diyos, minamahal at kayo pinili niya upang maging kanya, kailangan ninyong isuot ang pag-ibig, kabutihan, pagpapakumbaba, kahinahunan, at pagiging matiyaga. Inyong tiisin ang isa't isa, pagpatawad ang isa't isa, kung kayo man ay may galit sa isa't isa, kailangan ninyong patawarin ang isa't isa kung paano kayo pinatawad ng Panginoon. And all over this, put those virtue, put on love. Kaya sabi niya, isuot ang mga bagay nito, ang kabutihan, ang pag-ibig. Close with love. Kailangan tayong madamitan ng pag-ibig. Until Christ is formed in us. Hanggang si Kristo ay makita sa atin. Until we are transformed into His image. Hanggang tayo ay mabago sa Kanyang wangis. And how can we continue to be more and more like Jesus? At ang ating mga puso ay patuloy na maging katulad ni Jesus. When we spend time reading His Word. Kapag tayo nagbabasa ng Kanyang salita. Listen to His Word. At nakikinig sa Kanyang mga salita. Praying. Manalangin, and allowing the Holy Spirit to continue that transformation that He has started. At hayaan ng banal na Espiritu na patuloy na baguhin tayo. So yes, we need to get rid of our old self. Oo, kailangan nating itapon ang ating lumang pagkatao. We need to be renewed. Kailangan tayong magbago. We need to put on the new life. Kailangan nating isuot ang bagong buhay. That's the way of transformation. Ito ang daan tungo sa pagbabago. Of the believer who accept Jesus Christ as their Master and Savior. Is bilang isang mananampalataya si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. This is the way of making our theme become a reality in each of our lives. Ito ang paraan upang maging katotohanan ang ating mga pangarap. Transform into God's image. Binago sa wangis ng Diyos. So as we arrive to the end, kaya kung sa ating pamalapit sa ating pagwawakas, we'll have time to think for ourselves. Nais nating isipin ang ating mga sarili about getting rid of that old self. Patungkol sa pag-alis o pagtapon ng ating lumang pagkatao. What in my life do I still have to get rid of? Tanungin natin ating sarili, ano sa aking buhay ang dapat kong alisin? You can't do it. You cannot do it. Hindi nyo kayang gawin ito. But God can. Subalit kaya ng Diyos. And you can ask Him to do that for you. At kaya maaaring mong sabihin ito sa Diyos upang gawin niya para sa iyo. God has the power to helping you getting rid of everything which is not good. May kapangyarihan ng Diyos upang alisin ang anumang bagay sa atin na hindi tama at mabuti. Nothing is impossible to God. Walang imposible sa Diyos. Another question, have you received that new life? Isa pang tanong, natanggap niyo na ba ang bagong buhay na ito? Have you received that new heart? Natanggap niyo na ba ang bagong puso na ito? Have you been transformed? Kayo ba'y binago na?
If not, you can ask God and He will do it today. Kung hindi pa, pwede niyo sabihin sa Panginoon na gawin niya ito ngayon. And are you being transformed into His image? At kayo ba'y binabago tungo sa kanyang wangis? Are you letting God transforming you day by day? Hinahayaan niyo ba na baguhin kayo ng Diyos araw sa bawat araw? We're going to listen to a beautiful song. Na isang napakagandang awit natin pakikinggan. And during that time, you can come and kneel and pray. At habang naririnig natin ang awit, maaari kayong lumapit sa ating mercy seat dito sa cross at manalangin. Whatever you need, ano man ang inyong kailangan, God will answer your prayer. Ang Diyos ang tutugon sa inyong panalangin. May God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pakinggan natin si Julie sa kanyang awit. At habang maawit si Julie, nais po ninyo lumapit sa harapan dito sa cross bilang ating mercy seat, manalangin, humingi sa Panginoon ng kanyang tulong, ng kanyang kapangyarihan upang magbago. Gawin po natin ito. Kayang baguhin ang ating sarili. Ang Diyos lang po ang pwede magbago sa atin. Nais natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo akong mawala ang aking lumang pagkatao, anuman yung ating mga struggles, anuman yung mga kahinaan. At hayaan natin ang Banal na Espiritong kumilos. Maaari po tayong lumungod. At meron tayong mga kung nais ninyo, may mga officers na pwede lumapit at manalangin kasama ninyo. Still amaze me. Biyaya lang ng Diyos ang pagbabago. Hindi natin to kaya. Hindi kaya ng ating kaalaman, hindi kaya ng ating kakayanan, hindi kaya kahit anong gawin nating paglaban. Tanging ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Meron kayong nais na ilapit sa Panginoon. Narito ang Diyos. Handa siyang makinig. Narito po tayong lumuhod sa ating luklukan ng awit. God bless you, sister. Meron pa po bang naisasabihin, Panginoon, hindi ako, hindi ko to kaya, pero kaya mo, at tinatanggap ko ang iyong handog. You are the tulad ng kwento ni Commissioner, merong isang bilanggo na mabilis ang pagbabago. Meron namang isang officer na babae na antagal bago nagbago, bago na transform, sapagkat ang sugat sa kanyang puso ay hindi maalis-alis. Subalit natuto siyang magpatawad at binago siya ng Diyos. Mga kapatid, anuman yung mga bagay na nasa ating buhay na alam natin na ginagamit ng kaaway para tayo hindi makalapit sa Diyos, maaari nating ilapit yan at sabihin natin, Lord, isinusuko ko ito sa iyo. Ang biyaya ng Diyos, Your grace
still amazes me. At yan ang katotohanan, mga kapwa ko kababaihan. Kanina sa mensahe ni General, sabi niya, minsan mga lalaki inaabuso ang mga babae. Hindi namin alam ang ating buhay. Subalit marahil nagkakaroon ng mga ganitong karanasan. Kung mayroon tayong mga karanasan na dapat natin ilapit sa Panginoon na nagiging dahilan kung bakit tayo parang nakabilanggo sa nakaraan, maaari natin ilapit ito sa Panginoon at hayaan natin ang Diyos sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig ang magbigay sa atin ng kalayaan. Narito ang banal na Espiritu, mga kapatid. Narito ang Holy Spirit. Narito ang pag-ibig ng Diyos. Handa ang Diyos na tugunin anuman ang ating pangangailangan, alisin ang anumang dapat alisin, at ibigay ang pwede nating isuot. Bawat araw, bawat oras, pwede niya tayong palakasin. Kung minsan ang kasinungalingan ang siyang nagtatakip sa ating mga mata kaya hindi natin makita ang katotohanan, may mga pagkakataon ng ating sariling kasalanan ang siyang nagiging dahilan kaya tayo nagdurusa. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung hahayaan natin na ang kasalanan na yan ang maghari sa ating buhay. Isuko natin sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Niling ko na pwede pang mawit si Julie to help us in our prayer. Pero alam nating lahat, sa katahimikan ng ating mercy seat, at sa tulong ng musika, alam natin, ang ating puso kung ano ang hinahanap. Hinahanap niya ang kapayapaan, ang pagbabago, na tanging Diyos lang ang makapagbibigay. Kanina may mga narinig tayong patotoo. Kaya ba ng isang ina na mawala ng anak? Pero paano siya nagtagumpay? Hindi siya kaya yon. Kung hindi siya binago ng Diyos. Kung hindi ang Diyos ang nagbigay ng kapayapaan at ng lakas ng puso. Paano ka makakayanan ng isang babae na maging isang mabuting ina marahil sa mga anak na suwail kung hindi dahil sa kalakasan ng Diyos? Paano makakayanan ng isang babae na maging matatag sa lahat ng mga pagsubok kung merong pang humahad lang sa kanyang puso? Huwag nating hayaan na matapos ang pagpupulong na to na hindi natin ibinibigay sa Diyos ang ating buong-buong buhay. Sabihin natin, Lord, sa bawat araw, baguhin mo po ako. God is able, God is powerful, and God will do it for you. Gusto ng Diyos na gawin niya yun sa inyo. Yung old self. Gusto ng Diyos na hindi na yan makita. At ang Holy Spirit ang siyang tutulong. You make me whole. You are the only. Ngayon nais din po natin buksan ang panawagan. Kung meron po sa atin na mayroong mga espesyal na pangangailangan, karamdaman na nais niyong maipanalangin, hinihiling ko po na dito po sa may bandang ulo na ng cross, lumuhod, and we will be praying for you. Yung may mga matitinding problema, karamdaman na nais niyong ilapit sa Panginoon, nais din po namin kayong maipanalangin. Maaari po kayong lumapit dito po sa may ulo na ng cross at kami mananalangin para sa inyo. Dito
po sa pulo na ng krus, kung kayo po ay lalapit, ibig sabihin, meron po kayong masidhin, suliranin, karamdaman, ano man yan, alam ng Diyos, at nais namin kayong panalangin. Cause your grace still amazes me. Cause your grace still amazes me. Ngayon ay mananalangin para sa atin si Commissioner Sylvia. Alam natin na ang lingwahe ay hindi barrier. Ang Holy Spirit ang magta-translate nito sa inyong mga puso. And we claim na ang Panginoon, ang Banal na Espiritu ang kikilos. O Lord, our Father, we want to praise your name this afternoon because you are here with us. And you hear all the prayer with our coming to you. Prayer that crying for help. And we know that you are there for people with all kind of needs. Anybody can come to you and you will accept them and you will heal their need. Lord, we thank you, we praise your name because you accept each one of us like we are, but you don't want to keep us like we are. You want to transform us to your image. So we praise your name this afternoon because you are doing that just now in so many women who are kneeling in front of you today. Lord, we thank you for your presence. We thank you for your power. We thank you for your blood. Because of your sacrifice on the cross, we can be healed. We can be made new. We can have your strength. From the weakness, we can be strong. From the darkness, we can come to light. So we thank you, God, and I pray especially that you bless each of the women who have come, who came and kneel at your feet. You know their need, and we know that you will answer their need. Thank you, Jesus, because we pray in your name. We know that you are here with us, and you answer our prayer. Amen. Hindi niyo po kailangan lumuhod kaagad if you want to continue praying. Kung nais po ninyong patuloy na manalangin, meron pong kami po ay makikinig sa musika at mananalangin din para sa inyo. Manatili po tayong mananalangin sapagkat may mga kapatid pa tayo dito sa luklukan ng awa, dito sa cross na kung saan they're giving the burdens to God.
tayo po ay papasalamat sa banal na Espiritu who is in our midst, talking, embracing, comforting sa lahat po ng mga nilalang ng Diyos. Tayo yun. Salamat sa banal na Espiritu na naririto sa atin upang tayo ay kalingain, tanggapin ang ating mga panalangin at desire sa ating mga puso. Purihin ang Diyos sa kanyang katagumpayan. At ngayon po, isang katanungan, napagpala po ba kayo? Amen. Napagpala po ba kayo? Amen. Well, of course, our program will not be complete if the VID of Visayas Islands Division has not performed yet, of course. So here is the finale, presenting the Iloilo and Panay cluster from VID ready to render their cultural dance. Let's give them a round of applause. Ayan. Habang umaakyat po sila, palakpakan pa po natin minsan sila. Yes! VID. Sasayaw ho kayo. Iloilo, Iloilo, my city, my city, my pride. Iloilo, bagwa ko ang tanang ginatago. Iloilo, bagwa ko, kanta ko para sa imo. It goes a little something like this.
May ara pa. Palakpak, 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 palakpak. May ara pa, may ara. Na. Okay. Iloilo. Iloilo. My city. My city. My pride. Iloilo, vamos a por. Ayun pala. Nagbabay lang pala sila, no? Kaya magpa-flight na naman sila. Okay. Ay, di pa po tayo tapos. Bigyan pa po natin ng medyo, siguro dalawang minuto hanggang limang minuto pa. Patawad na po, kaya naglagpas na tayo sa ating oras. Alam ninyo, mga babae talagang ganyan. Okay. Nais po ba ninyo na magkaroon po tayo ng homely camp? Yay! Ngayon, manalangin, start to pray. And then next year, kung lobby ng Panginoon, magkaroon po tayo ng women's camp. It's claim. Claim natin ng Panginoon na ipibigay sa atin ang ating pangangailangan. Okay, nandito po ang ating commissioner. Bago po siya mananalangin at magbigay po ng benediction o yung blessing, before she gives us the blessing through her prayer and benediction, nais ko pong tawagin dito si Colonel. Ay, ikaw pala. Mrs. Marina Develos. Siya po ang ating core leader doon po sa Angeles Corps. Siyang magbibigay po ng token. Pasasalamat po natin kay Commissioner. Commissioner, in behalf of all the women of the Philippine Territory, may this simple gift be a way of saying thank you and our great appreciation for gracing this very important occasion, the 80th anniversary of the Philippine Territory. May the Lord God bless you, the General, and of course your family. Maraming maraming salamat po and mabuhay. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you very much. And let us stand for prayer. Tumayo po tayong lahat. We thank you this afternoon for your presence, and we thank you for everybody here. And I pray a blessing for each woman which is here today. And now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. 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 Glory to God. Handa po natin ang ating mga sarili sa susunod na programa po natin.